kahapon po, nasa pangangalaga na ng German Embassy ang dalawang alemang pinakawala na Abu Sayyaf kagabi matapos ang mahigit 6 na buwang pagkakabihag. Sumailalim na rin sila sa check-up at maayos naman ang kanilang kalagayan. Nakatutok si JP Soriano. Unang na lamang pinalaya na ang dalawang German national na sina Dr. Stefan Okunek at Henrika Dielen nang tumawag sa isang radio station sa Zamboanga City mag-aalas 9 kagabi ang nagpakilalang si Abu Rami, tagapagsalita raw ng grupong Abu Sayyaf. Pinalaya raw nila ang dalawang bihag. Tagumpay raw ang negosasyon nila ng Crisis Management Committee mula sa Sulu at envoy ng German Embassy. Buo rin daw nilang nakuha ang hiningi nilang ransom na 250 million pesos. Matapos ang ilang oras, kinumpirma sa GMA News ng Western Mindanao Command o Westmincom na napalaya na ang dalawang German. Ayon naman sa ilang sources sa Philippine Marines, pinakawalan ang mga bihag pasado alas 8:30 kagabi sa may barangay Sanda Patikul Sulu ng mismong kumidap sa kanila na pinamunuan ni ASG Commander Muammar Ascali. Dinala ang mga bihag ng ilang hindi nakilalang sibilyan sa Kuta General Busbus sa Hulo, Sulu. Agad silang chineck up sa Camp Bautista Hospital sa Hulo. Matapos ito'y ibinayahe sila sakay ng isang naval ship papuntang Zamboanga. Sa Westmincom sa Zamboanga, sunod-sunod nagdatingan ang mga ambulansya at sasakyan. Pasado alas 2 ng madaling araw, dumating ang naval ship, lulan ang dalawa. Hindi pinayagan ang medyang makapasok sa barko at makapanayam ang dalawa. Sa litrato at videong ito ng Western Mindanao Command at Task Force Sambasulta, makikitang nakikipag-usap sila sa mga opisyal ng AFP at PNP. Sa videong ito, nakaswero ang 71-year-old na si Okunek at nakakalakad. Nagbibiruan at nakangiti pa sina Okunek at Yelen habang kumakain ng tinapay. Sa isang punto nagsalita si Yelen. Mag-aalas 5 ng umaga, inilipad sila papuntang Maynila. Sa isang pahayag, sinabi ng Malacanang na patuloy ang ginagawang pagtugis ng militar sa mga bandidong Abu Sayyaf. Hindi rin daw nagbabago ang no ransom policy ng gobyerno. April 2014 ang dukutin sina Okunek at Yelen habang sakay ng yate sa pagitan ng Malaysia at Palawan. Tapos na nga ang mahigit 6 na buwang kalbaryo ng dalawang German national matapos makakawala sa kamay ng criminal group na Abu Sayyaf. Pero nananatili pa rin ang banta sa buhay ng iba pang dayuhan at Pilipinong kinidnap din ng bandidong grupo. Mula rito sa Zamboanga City, JP Soriano, nakatutok 24 oras.